Ciao po. Magandang tanghali po. Ikaw po si Clarita. Ako po si Kulas. Naghahangaw ka ng huling. Ah. Saan dong? Ha? Nakasabit. Kunin mo dun. Ah, oo. Okay lang. Opo. Naghahangaw po ikaw ng huling. Sa pambahay ko. Oo. Sino pong kasama mo dito? Ako lang. Ako lang. Ikaw lang? Yung may anak ako, karon sa ibaba ay tatlo ang apo ko, nag-aaral pa naman yung nag-aaral yung mga bata. Oo. Ano po itong nuling mo? Kahoy o? Kahoy. Kahoy. Oo. Panggato. Ang mahal kayo dito ng uling, 300. Ah, mahal po ano. Mahal. Ay mga ilang sa ako po yun. Ayun, panggatong lang naman, siguro mga dalawa. Ayun mga kaibigan, ito po si Nanay Clarita. Ilang taon ka na nga po? 69. Mga 70 na din. Isang taon, 70 na ako. Opo. Ang hanap buhay mo dito, yung... Yung nagkakayas ng walis, ito. Nagagawa ng walis. Pwede po ba nakapasok dyan? Pwede na po. Nagawa ka ng walis. Tsaka nag-uuling. Panggato. Oo. Binibinta mo po yung ganito. Yung? Binibinta mo po yan. Pwede pong makaupo at ang sakit ng aking paa. Ay. Ako po ay may pigsa kasi dito. Kaya sakit. Nagkain na po kayo? Okay na po. Ang uuling ko ay ano lang. Wala naman akong kasama. Sardina. Yung anak ko naman kaya. May anak akong isa. Ang anak na may tatlo. Mahirap din naman yung naasawa. Di naman ako gaano naasa. Sabi ko, malakas pa naman ako. Saka na sabi ko, pag ako mahina na, saka ako kanila matira. Kaya nga po, ano, malakas pa po si nanay. 69, 70 na, lakas pa. Ay, itong lupa, nagtira kami dito noon. Mag-30 na kami, ako dito. 30 taon na. Binigyan ako ng matitireka ng bahay. Ano, ari. Dito po ay ano mo, sariling lote mo na. Yan ang hanap buhay ko. Nagkakayas ng ulit. Kano naman po ang kinikita mo dyan sa araw-araw? Ay minsan, pag yan lang ang gawa ko, nakakaapat naman akong walis. Ay, tapos dito naman sa akin lahat nakuha ng mga pangwalis. Yan dito ka po, maupupoy ka. Maupupoy natin si nanay. Haba-haba ang kwentuhan natin kay nanay kasi meron akong itatanong sa kanya. Pasensya na kayo. Akala ko hindi kayo madating kaya hindi ako naglinis ng bahay. Nay, ang totoo po talaga, hindi sana ako mapunta. Ilang araw na po, tatlong gabi na akong tinatarangkaso. Kaya nga lang, nausapan talaga kami ni Kuya na ngayon mapunta. Hindi ko naman siya ma-text na hindi ako matutuloy. Sabi ko mag-aantay yun. Hindi, sabi naman niya. Oo. Ay si, ano, yung kausapan niya, baka magpunta sa bahay, ay doon ay niya madaan. Sabi ng gayaan. Eh sabi ko, eh paano yan? Hindi niya makakapunta yung gawa ng maulan. Masuro lang niya mag-asaw. Oo, ang layo po ng binahe namin papunta dito kay nanay. Mahigit 2 oras yung biyahe namin. Kasi, malayo talaga ito pong lugar ni nanay. Nay, ito po ay i-upload namin sa YouTube. Mapapanood po ito sa buong mundo. I-upload namin, payag ka. Sige na po. Opo. Meron lang po ako ilang tatanong, ha? Okay lang po ba? Pagka ayaw mo naman po sagutin. Hindi. Okay lang. Makuha akong, may bangko ako dito. Ay, hindi. Okay na, Nay. At ito yung nagka-camera. Naulan dito ay pag ano ay pa ay excuse po. Dito ko na lang sir. Hindi si nanay diyan. Ha? Ay kasi. Ha? Kana dito. Ay dito lang sana oh. Oh dito. Kaya pa lang dito. Dito oh dito sa lumbas para ma hangin. Yeah. Ang laki po ng bahay ni nanay. Galing pa kayong panganiban po.
nakwento po ni tatay na nakapatay ka raw. Ilan po yung, totoo po yun, nakapatay ka? Ano po yun sa away? Diyan lang ako sa Dait. Isang taon at kalahati, waited ang kaso. Hindi naman nila nakatunayan. Na, ano, pinaglaban ko yun. Gawa ng, siyempre, sa away, ay hindi mo na alam kung ano. Pinalo kasi ako dito sa ulo. Nakahawak naman ako ng ano, pwedeng pang ano sa kanya. Yun, hindi ko na alam. Nagano, natauhan ako nung may nangyari na. Diyan lang ako sa dai. Ilan taon? Ilan po yung napatay mo? Ay, isa lang. Isa lang. Tapos, acquitted yung aking kaso. Wala akong kaso sa buwan. Na nakulong ka po ng ilang taon? Isang taon at kalahati. Diyan sa probinsya sa Dait. Sabi po ni tatay, tatlo. Ay, Bulaan yun. May kabutugan yun si, ano? Hindi yun totoo. Isa lang. Sa away lang. Ano po yun, nung mangyari nun? Ilang taon ka na nung mangyari? Mga ano siguro, mga ano ako, mga magta-30 yata ako. Gawa ng pag-uwi ko sa Bicol, nakapangasawa ako. Mm-mm. Pero, nakulong uli ako dun. Sa Bicol. Sa Bicol? Sa Bulan. Oo, bakit po nakulong ka naman? Ano? May tiniran akong malaki-laki dito ang bahay. May dalawang pusang malaki. Sige, ang laro, ang ano doon, ang ilaw, yung bagang gas. Naanuhan. Ay, tulog ako. Lumabas ako. Yun na naman. Kaya sabi nga nung matatanda, wala daw, ano na, walang katapat. Paano ka nakulungan dahil sa pusa? Masunog yung bahay. Ang kaso ko ay arson na naman. Na ikaw nabintangan? Ako nabintangan. E yung bahay na yung tinitirhan mo? Ano? Nakitira ako. Ay, wala yung may-ari. O, wala yung may-ari. Tapos nasunog? Nasunog. Nagtakbo ako. Sabi nila, sinunog siguro ko niyan at naroon yun. Nagtakbo. Oo. Tapos nadala naman ako dun sa kulungan sa Bulan. Oh, ay, ilan taon naman? Sa Sosogon. Oo. Ay, hindi naman nagtagal. Doon ko nakilala yung pangasawa ko. May ano naman doon. Yung parang trusty bagay, labas-pasok siya. Gawa ng yung kapatid niya, nakapatay, ginawit lang siya. E di doon kami nagkakilala nung naging asawa ko. Tapos, wala pang isang taon, siguro mga 6 na buwan, linabas naman niya ako at binayaran yung bahay nung naging asawa ko. Oh, yun na po ang huling pagkakulong. Tapos, yun, nagsama na nga kami. Dito na ako kayo, tumira. Oo, namatay naman yung asawa ko dito na. Kasama naman kami ng siguro mga 15 anyo, mahigit. Naging ilan po yung anak ninyo? Isa lang, yung naroon sa iba, babae. Yun ang toong buhay ko. Tapos ito, dito na ako namuhay. Namatay naman yung asawa ko. Siguro ang yung anak ko ay grade 4. Ang hanap buhay ko, nanisid ako sa dagat para lang mabuhay ko sa nag-uuling. E ngayon lang ako nagkaisang walis. Eh di ano, sabi ko, nakatapos mo yun ng grade 6. Sabi ko, anak ko, paano kaya? Hindi kita mapapay school. Gawa na wala naman akong hanap buhay. Kung gayaan, eh sabi, huwag na mama. So talaan niya, nakakuha naman ako ng grade 6. Sabi, gayaan. Namatay ang asawa ko, 2003. Nakakalungkot nga yun. Gawa ng birthday nung anak ko, 13 anyos. Yung kinumbida niyang birthday, nakipaglamay sa kanya kinagabihan. Namatay yung asawa ko. Okay, sakit po ang kinamatay. Sakit. Nung
Nung yung napatay mo po, lalaki, babae? Babae yung? Babae. Yung una? Babae. Napalo? Napalo ko siya. Ano yung nagiinuman kayo? Hindi naman. Parang yung sa ano. Hindi naman ako, dahil hindi ako mahilig makipag-away. Yung hindi parang ka-chismis. Oo, chismis lang. Gaya. Kinumpronta mo ganun? Hindi siya. Mm-mm. Bigla niya akong sinuntok, sinabunutan na hindi naman ako marunong magkipag-away nga. Mm-mm. Sabi ko ay, adi yun, na ano ko siya, napalo ko din siya. Ayun pala na ano, sa masama palang ano yun. Parte, pinamahal. Yun lang, hanggang dito. Kapka 30, kapusukan mo po nung mga panahon. Oo, kapusukan ko nun. Gawa ng, ang edad ko nun, wala pang 30. Ay, yun niya, dyan lang ako sa dait. Akwiti naman yung kasa ko. Malinis ang ano ko dyan. Ang dami po ngayon na mga kabataan na mapupusok rin. Ano po yung maipapayo mo sa kanila? Ano, ang maipapayo ko, huwag yung silakbo ng damdamin hanggang maaari yung tumingala sila sa langit, magingi sila ng tulong sa mga lakang. No? Mag-isip muna. Mag-isip sila. Gawa ng huwag na kayong tumula sa akin. Yung kapusukan ko, yun ang nangyari sa akin. Akala ko po talaga tatlo na ang napatay. Sabi ko nga kay Kuya, nakakatakot naman po si nanay. Ay, parang ayaw ko daw mag-vlog. Ano yun? Biro lang yun sa iyo niya. Pang-anin na sunod sa akin. Pangatlo ko sa panganay. Ay, pag nagpunta yun dito, sabi ko, tinakot mo naman yung vlog mo. Ayaw ko ba, natatakot na po ako mag-vlog. Sabi ko nga, samahan niya ako. Hindi. Ako naman ay... Hindi ako, kasi ako, hindi ako marunong makipag-away sa babae. Sabi kong ganyan. Kung lalaki, pwede at may pagkaano nga ako, may pagkatutumboy. Sabi ko, ay. Kaya yung, yun niya, nung nagkaasawa na kami, dito na kami napapunta, Bicol. Nagpunta na ako at may kapatid naman ako dyan sa unahan, namatay din naman. Kaya, kaunti na lang kami, sa sampo kami ay, kaunti na lang kaming buhay. Iniisip ko po pati mga kaibigan, sabi ni Kuya, tatlo na yung napatay. Iniisip ko yung malaking babae si nanay. Ngayon nakita ko maliit lang pala siya. Maliit lang. Okay, malaki naman ang asinday ngayon. Pero yung kabataan mo po, ang mga katawan mo, siyempre, sikong trabaho, yan pag-uulin. Ayun o, naninisid ako dyan sa dagat. Tapos nung, ano na, kinuha naman o ni Totoy. Mm-hmm. Kinuha yung pana ko sa kantipara. Hindi. Hindi ka na naman. Ilaw naman ang ginawa ko. Yung may chargeable ilaw. Eh, nakakabinta naman ako pag ano. Ay, sabi ko parang ngayon may edad na ako, parang sabi ko hindi na kaya yata magpunta sa dagat. Basta nagsusulo ako dyan sa dagat ng ilaw. Huwag ka na po magsulo, gawin ng medyo delikado na sa edad. Ngayon po mga kaibigan, nag-uuling si nanay, diyat na namin. Tingnan po namin yung inuuling nyo. Mga ilang sakuhin naman. Ay, siguro dalawa lang yan. Saan po galing ang mga kahoy niya? Dahil na, malayo. Pinapas ang kumpa. Ay, nahakot mo dyan. Galing sa mga... Ano? Matalim po ni nanay mga kamuting kahoy. Oh, maabo na. Ay, oh. Maabo na, oh. Kaibigan mo, si nanay ay 69 po ano? Oo, mga 70 na, pero yun, nakakapag-uling pa. So, maupo uli mga kaibigan, ating titi ka na. Ah, sige po na, ikaw na. Sige na, titi ka. Mahirap pag-uling ka na ganito. Okay,
Tulungan na po muna natin si... Sige. Adi, alam niyo po na talaga nag-uuling din ako. Pag-uuling din ako. Kaya danas ko po yung mga ganitong hirap ng trabaho. Lalo po ngayon ay ulan baga. Ay ang hirap po. Ayan naman. Sabi nung sabi ko doon sa anak ko, mauling-uling ako at mapasto. Wala tayong uling. Pamahal-mahalang uling. 250, 300. Kaya ano? Pero ito naman po, hindi ka naman pinapabayaan. Hindi naman. Ang gusto nga nila, doon na ako tumira. Sabi ko ay, parang hindi kuya, para kung matagal pa ako ng 5 taon, baka 2 taon ay, 3 ay mamatay na ako. Kain, upo. Kain, upo. So, ayaw ko nila. Baka na. Pag di ko na kaya. Kaya yun, sa gabi ako nagkakaya. Pag-araw kung ano-anong ginagawa ko. Opo. Kasi pag po si nanay, ayaw niyang makapagpahinga. Kaya sabi nga dyan sa tindahan, parang andahin mo ate ka rin binubuhay. Wala kang pahinga. Sabi ko meron naman at matulog ka siyempre. Makapahinga ka na. Meron kami dito nanay, pagpasensyahan mo na po ito ha. Ito po ay galing sa The Golden Heart Group. Nay, ito po ay galing sa The Golden Heart Group. Talaga yung kaya natin. Maraming salamat po sa The Golden Heart Group. Maraming salamat. Tingnan po natin yung bahay ni nanay. Halos mabagsak na din nga. Gawa ng... Ayan o. Ay doon po sa may bagong silang. Nakatambay doon sa ano. May bagong silang. May tabing kalsada. Ito, kaya may kanal tumutubig. Oo, ayan po yung bahay niya. Mapagsak na nga din naman. Tumutubig ito. Inaabot daw pa dito ng baha. Paano po pag inaabot ng baha? Hindi, ano. Diyan, patawid-tawid ako sa tubig. Hanggang saan po ang abot ang tubig? Minta yung abot nito, sa pinto. Ah, hindi naman naabot ang tulugan mo po. Hindi naman. Ito yung bahay. Ilang taon na po itong bahay nito? Ha? Ilang taon na po? Ano na ito? Siguro ko ito. Sabi nga ng mga anak ko, doon ka na tumira. Sabi ko ayaw ko. Kung ayaw niyo tulungan magbahay, di ako na lang. Gawa na sabi ko, ayaw ko talaga doon. Dito lang sa bundok. Tinulungan naman ako ng mga bata. Tinulungan ako magtirik nito. Sabi niya, ang liit. Kaya pag kami nagkakain dyan, pag nandito ang mga bata, pagkakuha ng isa, laba. Yung isa naman na mapasok, makuha ng pagkain. Ayan mga kaibigan, ano? maraming salamat po ulit sa The Golden Heart Group. Sa mga kaibigan na natin na nagsusuporta, sa mga manunod po natin, maraming salamat. Ito po si Nanay Clarita. Ayan, si Nanay Clarita.